Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Kaway-kaway po tayo sa camera. Yes po, thank you po. How's everyone po ba? I trust in the Lord and continuously praying na sana po tayong lahat ay nasa maayos na kalagayan hanggang sa mga oras na ito, mga kapatid, sa awa ng ating Panginoon. Ilang araw na nga ba? Linggo? O buwan na tayo dumadaan sa pandemyang ito, mga kapatid. Marahil ang iba sa atin nagtatanong, hanggang kailan nga ba talaga itong pandemyang ito? Or maybe some of us talagang dumadaan sa mga pagsubok na hindi atin alam, asan talaga ang sagot? Hindi natin maiwasan. Ngunit isa lamang, kapatid, ang aking tinitiyak na sa aking puso. Iisa po ang Diyos na tumutulong sa atin, na siyang ating tinatawag sa araw-araw ng ating buhay. Amen po ba, mga kapatid? Amen. I suppose none of us did ever think that this time of our life would come when all are tied and restricted in this most ambiguous situation. When we are just compelled to embrace all the changes. Ngunit salamat sa ating Panginoon, kahit maraming bagay man ang nagbago, maaring magbabago pa sa ating mga buhay. Maaring trabaho ba ito? Marami sa atin marahil nawala ng work. Place ba ito? Lumipat ba tayo? Tao ba ito? Maybe iba sa atin, mga kapatiran, kaibigan, ay umuwi ng Pilipinas. Or even our lifestyle itself. Nagbago na yung ating ginagawa before, every ganitong Friday after service, sama-sama tayo kahit saan natin gustong pumunta. We're able to do that. But mga kapatid, one thing is certain po. Nawa sa umagang ito, we'll be uplifted and we will be refreshed muli, mga kapatid. That none of this, mga kapatid, can separate us from the love of Christ. And that is so certain. Church, if you'll allow me to read a few passages from the Holy Book, from Romans 8, verses 33 and 37. And it says, now I ma-uplift po ang bawat isa sa atin. And it says, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? And verse 37, it says, no, in all things we are more than conquerors through Him who loved us. Amen, church? Amen. Alam ko po na you agree with me sa aking mga sinasabi, though hindi ko man kayo nakikita or hindi ko man kayo narinig. Mga kapatid, tunay nga ng salita ng ating Panginoon ay buhay. You will agree with me on that, alam ko po. Hayaan po natin ito na patuloy po itong mangusap sa bawat isa sa atin. Because by doing so, mga kapatid, we gain strength from the Lord, enabling us to stand firm in the midst of all these trials, mga kapatid, assured that God will never leave us unaided. But in the contrary, kung ibibase daw po natin ang ating view ng pagmamahal sa atin ng Panginoon in our circumstances, lalo na po ngayon, pandemic po, we will get confused and hopeless. Pero, if we would allow the death of Jesus Christ on the cross, we will always settle lahat ng problema, lahat ng questions, lahat ng doubts na nasa ating puso. And in effect, we will approach each and every problem with confidence, knowing who is with us, our Lord Jesus. That is why, mga kapatid, I am so elated sa umagang ito to welcome each and every one of you, mga kapatid. I'm a bit lonely somehow sa umagang ito kasi I have 3 or 4 friends na COVID positive patient po sila. Ngunit salamat sa biyaya ng Panginoon kasi despite of all these things, the peace that is within us, na isi-share po natin ito sa kanila by uplifting them, mga kapatid. Kaya naman, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Kahit ano man po ito, kahirap, kabigat, katagal, the Lord will always be with us. Yun po yung ating panghawakan sa ating buhay. Kaya naman,
sa umagang ito, mga kapatid, let's assure ourselves muli na ang buhay natin na tayo ginising ni Lord sa umagang ito, this is a proof of His steadfast love for us. May today, may we have the joy in our hearts as we worship Him. Sana po nawa ang bawat isa sa atin ay ready at excited po because this is indeed a great privilege every Friday na tayo po pinagsasama ng ating Panginoon to worship Him. Amen po ba? So I welcome you all and I hope ang lahat ng ating worries, set aside natin, whatever it is, mga kapatid, yung labahin natin, whatever it is ang ating ginagawa, let's focus on our Lord who is able to give everything na kailangan po natin. Alright? This time around, mga kapatid, join me as I welcome our sister in the Lord from, of course, from our very own source of Jesus, Ate Aileen Ayi Abdullah. Let's be a witness, mga kapatid, as she will be testifying ang kabutihan po ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Thank you. Blessed good morning po to everybody. Na I hope lahat po kayo ay nasa maayos na kalagayan ngayon. Thank you po sa Rejoice Family at binigyan po ako ng pagkakataon na maihayag ko po kung gaano po naging mabuti at kung paano po ako lubos na minamahal ng ating Panginoon. Una ko pong ipinagpapasalamat, lalong-lalo na po nung panahon po na kasagsagan po ng lockdown, yung protection po na ginagawa po sa akin at sa aking pamilya. Kasi ang trabaho ko po ay sa labas. Kung marami po akong mga sinasamahan ng mga employees, nag-aayos po ako ng kanilang mga visa, sumasama po sa mga medical exams, hanggang sa pag-collect po ng kanilang mga Emirates ID. So, ibig sabihin po, hindi po ako nawalan ng pangamba sa sarili ko sa tuwing ako po ay lalabas ng aming bahay kasi iniisip ko po na maaari akong makapulo ng virus sa labas. Pero nagpapasalamat po ako dahil hanggang ngayon po ay nasa maayos ang kondisyon ng aking kalusugan. Gayon din po sa aking mga kapatid. Lahat po ng mga kapatid ko ay nandito po sa bansa, nasa furniture, rent a car, tapos nasa coffee shop, na kung saan marami pong mga pagkakataon na ang kanilang mga kasama sa trabaho, nagiging positive po. All glory to God dahil hanggang ngayon po kahit marami na pong tinake na test yung mga kapatid ko dahil nakaka-encounter po sila ng mga infected sa COVID, hanggang ngayon po ay positive pa rin po at lubos po akong nagpapasalamat doon. Gayon din po sa aking mama na siya po ay nag-iisa lang sa Pilipinas, na senior citizen na rin po siya at may mga pagkakataon na lumalabas din po siya. At talaga pong ang Panginoon ay may shield sa akin at sa aking pamilya. Na kahit na ano po nagagawa namin sa labas ng bahay o kahit po sa groceries ay hindi po kami naapektuhan ng virus. At syempre po, lagi pong maayos ang aming kondisyon, malayo po sa sakuna. Sumunod po doon yung isa pong malaking blessing din sa family namin na nagkaroon ng maayos na delivery yung aking kapatid dahil po nagkaroon kami ng baby, si Baby Trixie. All glory to God kasi alam po natin na dito sa ospital, talagang marami ang mga takot pumunta sa ospital dahil sa virus. Pero lahat po naging normal ang delivery kahit po syempre yung gastos din po sa ospital, hindi din po malaki. All glory to God dahil marami din po ang mga ginamit ni Lord ng mga instrument na nagbahagi po ng mga pangangailangan po ni baby, ang kanyang mga gamit, ang kanyang diapers, lahat po ng mga damit ay hindi na po kinailangang bilhin pa dahil nandyan po yung mga blessings na pumasok po sa pamilya namin. Yung sumunod din po, dahil alam po natin may mga pagkakataon na naapektuhan po ang mga business, mga may financial constraint din po sa aming pamilya na nangailangan po ng malaking halaga, na yun po talaga yung nakapagpabigat ng aking kalooban the past few weeks na halos hindi po ako makatulog. Nag-iisip po ako kung paano po isosolve yung problema namin sa pinansyal. Marami pong mga bangko ang nilapitan ko. Lagi po akong nagdadasal kay Lord na maging matatag po ang kalooban ko na harapin yung sitwasyon namin ngayon. Pero may isang araw po, pagising ng umaga, na magaan yung aking pakiramdam, tapos
that was August 27, na niminsan po hindi ko inisip na lapitan ang aming company. Pero may isang umaga na bigla na lang akong sabi ko, why not magbuo ako ng isang sulat, mag-request ako sa company. At oh, praise God, at talagang after a few weeks, ay nag-grant at naging positive yung response sa akin ng company. Tapos nandun po, hindi ko maipaliwanag yung naramdaman ko nung panahon na yon, dahil yun yung isang malaking relief sa gabi-gabi o araw-araw na pinroblema ko sa mga nakaraang linggo. Talagang lagi po hindi kailangang bumitaw sa paniniwala na ang lahat ng bagay na meron tayo ay may tugon at laging may solusyon na ibinibigay sa atin si Lord. Salamat po sa provision na yon. Salamat din po sa wisdom. Dahil kung ako lang po yun, ay hindi ko po kayang maisip yun. At minsan hindi ko po naisip na lumapit. Dahil hindi ko po talaga alam kung paano po isosolve na yun. Above all, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon dahil po sa sowers of Jesus na nagpapatuloy na nag-strengthen ng aking faith. Dahil kung hindi po ako nakakilala sa ating Panginoon, ay ang sarili ko lamang ang iintindihin ko, ang lakas ko lamang ang aking iisipin. Pero dahil po sa mga Bible studies, pagkilala sa ating Panginoon, pagpapalalim ng aking mga pananampalataya para lamang sa Kanya, ay nagiging buo yung aking faith at magpatuloy po na wala tayong tanging dapat na sambahin at dakilain kung hindi ang lahat ng mga pangako na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat at pagdakila ay sa ating Panginoon lang. Thank you po. Praise be to God. Glory po sa Panginoon sa buhay ni Ate Aye for boldly sharing po ang goodness ng ating Panginoon. Mga kapatid, I invite you no, to be with our Lord as we open our service with an opening prayer. O Ama naming nasa langit, O Father God, napakabuti niyo, O Diyos, dinadakila ka namin, O Father, we worship you, God. Maraming salamat, O Father, sa umagang ito, Panginoon, na muli, O Lord, you've given us, O Father. You've allowed us to experience and encounter your goodness once again, O Father. Lord, kaming lahat po, Father God, sa umagang ito na iyong pinagtipon, O Father God. Indeed, Lord, this is a great privilege, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na makita namin, Panginoon, ang value, ang importance, kung gaano po ka-crucial, Panginoon, ang aming pagtitipon na ito, Panginoon. Lord, sa umagang ito, we pray for your anointing, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O Father God, O Lord. Nawa, Father, samahan niyo po kami, Lord. Let the Holy Spirit, Panginoon, ang siyang mapa sa amin, Lord, upang maintindihan namin, Panginoon. Maranasan namin, Father God, your truth through your words, O Father God. Lord, kami po'y humihiling din, Panginoon, ang paglilinis, O God, making us worthy to receive muli, O Lord, the words coming from you, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, na gamitin ang buhay ng bawat isa sa amin, Father God, to worship you, Father God. Help us, Lord, to strengthen our faith, Panginoon, sa lahat ng aming pinagdadaanan, Panginoon. Nawa, Father, ikaw po aming makita ang kasakasama namin, Lord, sa bawat oras, sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Salamat, Ama, sa matamis mong mga pangako sa amin na unti-unti naming nararanasan at pinaghuhugutan sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo, Ama, ang aming worship service na ito sa umagang ito, Father. Lord, maraming salamat sa buhay ng lahat ng taong ginagamit mo, Lord, to make this worship service possible, Panginoon. Lord, hayaan niyo po sa umagang ito, Ama, papurihan po namin kayo, Ama. Ibalik namin sa inyo, Ama, ang pinakamataas na papuri at pagsambang para lamang sa inyo, O Diyos. Lord, the same way ang prayer namin, Father God, sa lahat po namin kapatirang, you're able to be with us today, O Lord. Whatever is their reason, whatever is their circumstances, Panginoon, nawa, Father God, abutin niyo rin po sila, Panginoon, in all your ways, Ama.
Father God, sa umagang ito, Father, we lift up to you each and every one of us, Father. Make us, Lord, worthy, Panginoon, na sana, Ama, matanggap namin ng lubos sa aming isipan ang nais mong sabihin sa umagang ito, Father God. Lord, binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name we all pray. Amen and amen. Okay po, para po sa ating Bible verse. Join me po in reading from Psalm 63, verses 1 to 4. Alright, ready? Read. O God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you. In a dry and thirsty land where there is no water. So I have looked for you in the sanctuary to see your power and your glory, because your loving kindness is better than life. My lips shall praise you. Thus I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name. Amen and amen. Church, together, Paul, we'll have our unified prayer to be led by Pastor Glenn. Hallelujah. Let's be in the God's presence right now and continue to worship Him. Tayo mo nalangin. Panginoon, muli, maraming pong salamat sa araw pong ito. Salamat, Lord, O God, sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan po, God, sa aming mga buhay. Salamat, Lord, na dumadaan kami ngayon, Panginoon, God, in a certain situation, Lord, O God, hindi namin maintindihan, hindi namin alam. We could call it uncertainties, O God, but we believe, Lord, still you are God who is able, Lord, to fix things, O God. Panginoon, muli, sa umagang ito, kami po ay dumadalangin. Hinihingi po namin, Lord, ito pong pag-spread, Lord, muli, Lord God, ng COVID-19. Panginoon, we pray that it will be stopped, Lord God, will be controlled, Lord God, in the name of Jesus. Panginoon, anuman yung gawa ng kaaway right now, God, Lord, we ask in the heavenly realms, O God, that these things, the work of the enemy will be stopped in the name of Jesus. Panginoon, dalayan po namin, Panginoon, bigyan niyo po ng wisdom and knowledge, Lord God, ang aming mga local government, especially, Lord, dito sa UAE, Panginoon, right now, tumataas po muli yung bilang, Lord God, ng mga infected, Panginoon God, ng COVID. Father, we ask, Lord, in the name of Jesus, that there will be a control, there will be measures, O God, na sa bawat emirates, Panginoon God, ay magkaroon po, Lord God, ng pagkilos, Panginoon God, pag-aayos sa mga authorities. Maging, Lord, sa aming bansang Pilipinas, patuloy namin dadalangin, O Diyos, ito po ay papangunahan, O God, ang aming gobyerno, Panginoon, especially in this tough times, O God, na alam naman namin, Lord, napakahirap po ayusin po nito. But Lord, we pray for the unity of the people. We pray, Lord, O God, yung mga tao rin po, Panginoon, O God, ay maging cooperative, Lord, sa government, Panginoon. Panginoon, hinihingi po namin yung spirito po ng pagkakaisa, Panginoon, O God. Hindi, Lord, yung gusto namin o yung gusto nila, kundi, Lord, we pray that we able, Lord, to see na ito pong sitwasyon po ito ay sama-sama pong magkaisa po. Hindi lang po ang Pilipino, hindi maging, Lord, dito po sa UAE, Panginoon God. Panginoon, dalangin din po namin, Lord, ang wisdom of God, ay pagkaroon niyo po, Lord, God, sa mga doktor, sa mga scientists, upang madiscover po, Panginoon God, yung kagalingan sa ramdaman po ito, Panginoon God. Though, alam namin, Panginoon, na may ginagawa po kayo, Diyos, God. Alam namin yung kapangyarihan niyo po, Panginoon, na gagawa at ikilas, but you still use people, Lord, God, para po maayos ang sitwasyon po ito, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Lord God, right now, marami kami narinig po, Panginoon God, ng mga tao po na dumadanas po ng depression because of this COVID. Lord, marami po mga plano na hindi nangyayari dahil po sa COVID po ito. Marami po, Lord God, na nawalan ng trabaho. Marami po ang naapekto ng kanilang mga sweldo. And people are right now in fear, in depression, Lord God. Father, right now, we ask in the name of Jesus, O God, that you will touch these lives, O God. You will touch these people, Lord, O God. Lord, we rebuke the spirit of depression right now in the name of Jesus, O God. Panginoon, ang gawa ng kaaway, dalain po namin na hindi po mag-prosper, Panginoon, Lord, we pray that you will continue, Lord, O God, to be in control of the situation, Lord, O God. Especially right now, Lord, marami po mga kababayan namin dito sa UAE, Panginoon, God, na dumadaan po, Lord, O God, ng kalungkutan, ng depression, Panginoon, right now, we ask in the name of Jesus, let your comfort be with them, O God, in the name of Jesus. Let your touch, let your embrace, O God, be upon them right now, Lord God. And let them experience, O God, that there's a God who is able, Lord God, who love them, who are
in control with their lives, O God. Panginoon, dalangin po namin na sa oras po ito, maranasan po nila ito, Diyos, O God. Maging Panginoon, dalangin po namin, magdagdagan niyo po aming pong pananampalataya, O God, that we will continue to trust on you, that in this time of pandemic, Panginoon, O God, you are in control, Panginoon. Kung paano, Lord, O God, ang bayang Israel, Panginoon, dumadanas ng tagtuyot, Panginoon, ng kawalan. But Lord, still, you're able, Lord, to provide, to bless your people, O God. You're able, Lord, to provide, Lord, O God, provision, Panginoon, O God, sa mga anak niyo po, Panginoon. Maging, Lord, dalangin po namin na sa bawat araw, Lord, O God, yung grace, yung mercy niyo po, Panginoon, ay patuloy po namin maranasan, Panginoon God, sa araw-araw, Panginoon God. Lord, right now, as a Rejoice Christian Family, Lord, we pray, na Lord, sa pagising namin, Panginoon, as your word declares, O God, surely your goodness and mercy shall follow us, Lord, O God, all the days of our lives, O God. And we pray, Lord, that that very word, O God, will speak right now, and we claim it, Lord, O God, na yung biyaya niyo po, Panginoon, yung kahabagan niyo po, Panginoon God, lalo na po sa panahon ito, God, mararanasan po namin, Panginoon God. Lord, we pray sa mga sandali din po ito, Panginoon, na paunahan niyo po, Lord, yung aming po mga frontliners. So, God, Father, we ask that you will give them the strength, you give them the wisdom, Lord, O God. At, Panginoon, dalayan po namin na sa kabila po nito, naroon pa rin yung compassion nila, Panginoon, Lord, to serve and to help people, Lord, O God. Dalayan din po namin, Panginoon, na yung sa mga families, O God, na affected po, Lord, O God, ng pandemic, Panginoon, ng COVID, Panginoon. Lord, may mga kapatid na kami na namatayan, na hindi na namin nakasama, o na nakita man lang, Panginoon, sa huling sandali. Father, we pray for your comfort with them, Lord, O God. And Lord, let your strength, and let, Lord, O God, your provision be with them, Lord, O God, sa panahon po ito, Panginoon, O God. Maging, Lord, dalangin po namin sa pagkilusip po, Panginoon, O God, sa kalagayan po ito, Lord, O God, na, Lord, dumadam po ang bawat kapatid ng Panginoon, ang bawat Pilipino, God, dumadam po sa ganitong sitwasyon. Lord, we pray right now for your comfort, for your love, for your strength, Panginoon God, sa pagkakataon po ito. Dalangin din po namin, Panginoon, sa mga finances, Panginoon God. Father, we pray, Lord, sa mga kapatiran po dumadaan ngayon, Lord God, ng financial crisis. Lord, Father, we pray that your God was able to fix things, O God, sa sitwasyon po ito, Panginoon. At patuloy po namin dinadalangin sa oras mo ito, Panginoon. Sama-sama kami dumudulog, Panginoon. And Lord, nasabi nga, Panginoon, even in the desert, O God, you could provide us, Lord, O God, a way, Lord, O God. Lord, kung wala mang kami, Lord, mainom, alam namin, you would provide us, Lord, O God, the provision of na mainom, Panginoon, God, o manna, Lord, O God, in heaven, Lord, O God. Lord, dalahin po namin yung unexpected blessing that will come from you, Lord, O God, sa buhay ng bawat kapatiran, Panginoon, God. Maging sa umagang ito, na inabot mo na aming panalangin, dalahin po namin, O Diyos, that you will pour out unexpected blessings of God that will able, Lord, O God, to glorify and declare your good name, Lord, O God. Dalangin din po namin, Panginoon, ang patuloy pong pagkilusin po sa mga kapatiran, na despite, Lord, O God, ng ganito pong pandemic, despite po, Lord, ang aming pong kakapusan, we could able, Lord, to give. We could able, Lord, to share, O God. We could able, Lord, to bless people, Lord, O God. Dalangin po namin na ito pong sitwasyon po ito, palakasin niyo po kami, patatagin niyo po ang aming pong pananampalataya. Let the people, O God, see us, Lord, O God, being blessed despite of these difficulties. And let your glory shine in our lives, O God. Lord, sa bawat araw, Panginoon, O God, nakakasama namin, nakakarubilo namin, Panginoon, makita pa rin nila, Lord, O God, na meron kaming kapayapaan, meron kaming kagalakan sapagkat meron kaming Diyos na nagmamahal sa amin, Diyos na nagpapahalaga sa amin, Diyos na nag-iingat sa amin, at Diyos na patuloy pong kumakatagbo sa panahon po ito, God. Lord, muli sa umaga po ito, sama-sama kami, Lord, inangkin, O God, ang iyong kapangyarihan at provision, Lord, O God, sa aming pong mga buhay, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Mm-hmm.
Praise you, Lord God, this morning. Hallelujah, Lord God, truly, Father, we are safe under your wings. And under your grace, Lord God, your mercy truly amazes me, Jesus. Hallelujah. Speak to me, Lord, you serve.
Ourselves po for our exhortation to be given to us by Pastor Rodel. Amen. Praise the Lord. Kumusta po kayong lahat? Magandang umaga po sa bawat isa. Patuloy na ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon for this wonderful day na binigay niya sa atin lahat. I can see many faces. I would like to welcome everyone. Yung iba ho sa atin ay nasa Pilipinas, iba ho ay nasa Republic of Kumalquain. Welcome po sa inyong lahat. Iba ho nasa State of Al-Ain. So purihin po ang Panginoon. We are indeed international talaga. Salamat sa Panginoon. Salamat sa pandemic because of this COVID-19, we'll not be able to cross ano po yung borders that is beyond our reach nung tayo po ay face to face. At salamat sa Panginoon dahil ngayong umaga tayo muli ay kanyang pinag-isa. At I would like to I can see also new first time guests ngayon. Welcome po sa inyong lahat. I'm excited to deliver God's message today. At salamat sa Panginoon dahil bawat Friday is a bit of a celebration sa ating lahat. Alam po ninyo, last Saturday, kami po kasama ang ating mga preacher, had a meeting, and sort of evaluation kung ano po yung ating tinatahak o ating tinahak since tayo po ay nagka-pandemic. At doon ho ay nakita po namin na sa panahon pong ito marami ho ang dumadaan sa stress, marami pong natatakot. At the same time, ang mga churches ho focus masyado doon dito sa COVID-19. Ano ba itong sitwasyon natin? And we realize that sa aming meeting there are points na lumabas wherein it strike my heart. And isa ho doon ay when one of our preachers said, alam po ninyo dapat maalalahanin natin that we are really in a narrow path. And yes, it's we need to understand that the our Christian walk, yung ating hong lakad bilang mananampalataya, bilang tagasunod ng Panginoong Jesus, ay hindi ho yung swift o hindi ho yung malinis na daan, hindi ho yung maluwag na daan, kundi sabi ng Panginoon, ang dadaanan nyo ay isang makitid, isang narrow path o narrow road. Ano po? At isa rin ho sa nag-strike sa akin is when sa aming napag-usapan is kailangan, even dito sa ganitong sitwasyon, huwag nating kakalimutan meron tayong dahilan. We have a purpose kung bakit tayo nandito. At sa umagang ito, I'm so blessed na i-present ho sa inyo ang ating team ngayong buwan and the following months.
will be anchored in Christ's salvation. Kaya ho, habang tayo ay naglalakbay dito sa kasagsagan ng pandemic na ito, ating hong patuloy na i-anchor o maging strong ho yung ating pagkapit sa ating kaligtasan na galing sa Panginoon lamang. At salamat sa Panginoon dahil po sa patuloy na pangungunyan sa atin. Sandali lang po, I think I have the wrong slide. Just a second. Let me quick check. Ano po? I noticed that the one that is in the screen is not the right slide. So let me just fix them. At habang hong inaayos ko ito, ako po ay gusto ko pong pasalamatan ng Panginoon dahil kagabi I was able to join a bit yung ating gawain sa Thursday night. At alam po ninyo, nakakatuwa na may mga kapatiran tayo, they appreciate yung ginagawa ko ng church. We have been in equipping ano po yung ating mga kapatiran for quite some time. At ito hong equipping na ito ay napakalaking bagay po sa ating lahat. Habang tayo po ay dumadaan sa pandemya, kailangan ho ay yung ating vision ay patuloy ho nating nilalagay sa ating puso. At dito ho mamaya ay nais ko hong i-invite ang bawat isa na muli kayo po ay aming sumama sa ating hong ETS, what we call it, Equipping the Saints. Napakahalaga pong gawain pong ito. At nais ko hong i-anyayahan, especially yung ating mga leaders na dito ho sa Equipping the Saint na ito, we equip everyone, we enhance our knowledge and skills, we add value to everyone. Kaya po nais ko hong invite especially yung ating mga leaders, especially yung ating mga SBC leaders, yung ating mga ministry heads, ano po, at bawat isa ho ay must ho to join itong gawain na ito. Okay, so let's go back to ating lesson. The message that God has put into my heart is a very simple, very popular text. I'm sure lahat po, mostly of us, okay, especially those who has been with us mga about 2,000 years with Rejoice Christian Family, ay familiar po kayo dito sa text na ito. But I thank the Lord for He gave me a fresh look dito ho sa kanyang mensahe ngayong umaga o sa kanyang message ngayong umaga. Sabay-sabay ho nating basahin kahit na hindi ho po kayo nakikinig. Let's read together. 1, 2, go. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ang mensahe ho, ang title ho ng message na binigay sa akin ng Panginoon today is Faithfully Anchored to the Lord of Lords. Can you tap your shoulder and sabi mo sa sarili mo, faithfully, you should be faithful in your anchored to the Lord of Lords. Salamat so far. Let's pray. Dakilang Panginoon, salamat o aming Diyos sa umagang ito. We thank you for this opportunity, this privilege of Father to be with you. And salamat sa opportunity na kami ay makapag-aral ng iyong salita. Muli, Panginoon, dalangin ko, O Diyos, na ang iyong mensahe ay ihatid mo, Panginoon, sa aming mga puso. Ihatid mo aming Ama na may pagpapakumbaba sa aming mga puso upang aming Diyos, ang iyong salita ay mamunga sa aming mga buhay. Ang dalangin ko, aming Panginoon,
ang aking mga kapatid na kasama ngayong umaga ay lalo ka pang makilala, lalo pa nilang makilala ang pagmamahal mo sa kanila. At Panginoon, ang dalangin ko, O Diyos, ang bawat isa ay mamunga ng maraming mabubuting gawa sa kanilang buhay para sa iyong kaluwalhatian lamang. Salamat po, Panginoon, at patuloy aming Diyos na isinusuko sa inyo ang aming pag-aaral na ito. We praise you, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Okay, glory to God. At sa ating panimula, gusto ko hong i-present ho sa inyo itong diagram na ito. Alam po ninyo, mahilig ho ako sa diagram. Mahilig po ako sa drawing. Mahilig po ako sa picture because I'm an engineer. And I realize that picture speaks 1,000 words. Ano po? At dito makikita ninyo sa inyong screen, okay, our situation today, the current situation, our life, this is our life today. Okay? Bukas, pag tinignan mo ito, today pa rin yun. Because that is our situation today. Okay? And ngayon sa ating sitwasyon ngayon, tayo ho ay nakatingin, you are looking forward doon sa tinatawag natin na glorious event. The glorious event is the most momentous, okay, event, the most glorious happening that will happen in Christian or in the world history. Ito ho, tinitingnan ho natin ito. And alam po ninyo, there will be audience dito sa event na ito. But for sure, tayo ho bilang mga tagasunod, bilang mga anak ng Panginoong Jesus, mayroon ho tayong papel dito. We will be part of this glorious event. Ano po? At makikita ho ninyo, ang ating tahakin, our road to this glorious event is not a smooth road, is not a smooth sailing, ika nga. Medyo may pataas, may pababa, pataas, may pababa. But nevertheless, this is a challenging journey. Okay? Andyan ho yung calamities, andyan ho yung blessing along the way. You will have different kinds of situation. You will experience many different kinds of situations. Ano po? That's the road to eternity. At dito, from today to this glorious event, and the stretch in between, okay, is our life going to eternity. Ano po? And here, I put into this message, today, between today and that glorious event, I put this in my heart, Ephesians 2:10. Sabi ko rito, I am created in Christ Jesus for the good works that God prepared beforehand, so I should walk in them. I make it personal. Kaibigan, kapatid, you can put here your favorite verse and make it personal. You can put here our core value and make it personal. Okay. Now, what we will do, we will look first to the big picture. Ano po yung big picture? The big picture is my way of telling na this is what God has done. This is the part of God sa buhay natin. This is what God can do. This is what God will do to your life and to my life. God can do tremendous things in your life. And dito sa big picture, I really inspired dito sa big picture na ito. After the big picture, we will look to the life principle. And the life principle is my way of telling, this is your part. This is my part. This is our part. So while we are inspired with the big picture, we should be passionate for the life principle. Because these life principles are our path leading to enjoying this big picture. Okay. Going back to our text today, in the big picture, sabi dito, for it is by grace you have been saved through faith. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay niligtas sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. This is not from yourself. Hindi ito sa iyong sarili. Ito ay regalo ng Diyos. It is the gift of God.
hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa. It's not by work, so that no one can, upang walang sino man na magmamalaki. Walang sino man na pwedeng magmalaki. At least gusto kong maunawaan po ninyo ito. Yung kaligtasan po is a gift from God. That's the big picture. It's a gift from God. Biyaya ng Panginoon, regalo ko ng Panginoon. Sa Romans 6:23 says, the wages of sin is death. But the gift of God, ayan ho, napahaganda kong encouragement. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. What is the big picture in terms of salvation? The big picture is salvation is a gift from God. It's God's grace given to people. Hindi mo kailangan, kapatid, pagtrabahuan ang salvation. Regalo po yan ng Diyos sa atin. Amen po? Can I get a big amen and clap sa Panginoon? Hallelujah. Naunawaan po natin ito. Dapat po, hanggat hindi po natin naunawaan ito, hong principle of salvation, hindi ho natin matanggap ang salvation. I will show you why in a while, okay? Sabi niya, not by works, so that no one should boast. Hindi sa pamamagitan ng gawa, upang walang magmamalaki. Kaya sabi ho doon sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Let me illustrate with this. Ito ho, illustration ho between man and God. Okay, so kita nyo sa screen. Pag hindi nyo makita sa screen, lumapit ho kayo sa iyong monitor kasi napakahalaga po ito. Okay? Ang tao po, they want to reach God. At nakita ho natin, even sa inyong sarili, kaya ang tao meron, wala hong taong 100% na masama lahat. Meron hong kabutihan sa kanyang puso. Ang tao may ginagawang mabuti. And God and man wants to reach God by doing religion. Ang tao gustong they want to reach God through good works. Gusto ho nilang makamit ang Panginoon, they want to meet God. They want to reach God through good works, through self righteousness. Pero sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya ano man gawin ng tao na kabutihan, na reliyon, pagiging mabait, kulang po yan sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya napansin po ninyo, di ba? When you speak to people at sabi nila, wala naman akong tinatapakan tao eh. Mabait naman ako eh. I feeling good, feeling okay ako. So, okay ako sa Diyos. Okay? Pag namatay ako, sa langit ang diretso ko. That is a normal, you know, normal na reaction o na reasoning ng mga tao. But if we look, okay, on the salvation program of the Lord, ang salvation ho ay hindi ho dahil sa iyong gawa. Kaya wala hong pwedeng magmalaki sa Panginoon. Salvation is not from man to God. Salvation is from God to man. Kaya anong ginawa ng Panginoon? He sent Jesus Christ. So that by accepting Jesus Christ into your lives, the righteousness of Jesus Christ, okay, yun ho ang magiging righteousness mo in the eyes of God. And then, salvations come into your life. Kaya mga kapatid, you will now understand why God, okay, sent His Son. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only, His one and only Son, that whosoever believed in Him shall not perish, but have everlasting life. Naunawaan ho natin na kahit anong gawin ng tao, hindi ho sila maligtas. Kailangan ho manampalataya, tanggapin nila ito hong regalo ng Panginoon, the Lord Jesus Christ. Kaya makita po ninyo, now you understand bakit yung mga Pharisee,
They are the religious people. The Sadducees, the religious people. The self-righteous people. Na anuwaan ho natin, hindi ho nila natagpuan ang kaligtasan because they have rejected God's solution to salvation. Only through Jesus Christ, man can be saved. Not by works, so that no man should boast. Tingnan niyo po ito. Okay? In 1 Peter chapter 5, verse 11 to 12. And this is the testimony. God has given us eternal life. And this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Di na ho natin kailangan ipalit. Napakalinaw po ang mga salitang ito. And salvation is something to accept. Not something that we need to work for. Salvation is God's work. You don't need to work to earn it. You don't need to boast. You made it. It's only by God's word. Amen po. Praise God. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay. That's the big picture, kapatid. Now, let's go to the life principle. The life principle is, once you receive salvation, you need to embrace the principle of salvation. Ito po. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God had prepared beforehand that we should walk in them. One day, I'm talking to my colleagues sa opisina, is an Iglesia ni Cristo. Sabi niya, basta kami. Sabi niya, doon kami kay James. Sabi kasi ng James, for faith without works is dead. Sabi ko, Brad, parehas tayo. Kami din. Faith without work is dead. So, dito, anong pagkakaiba ho natin? The works that we do is not to add to our salvation. We don't do good works to get saved. Ano po? Dapat humalinang po yan. The works that we do, okay, our good works are declarations. They are fruits, they are products, they are the results of our salvation. Kaya minsan sabi nung isang kapitbahay ko doon sa Isabela, sabi niya, ibig mo bang sabihin, kahit ako mamamatay tao, ligtas pa rin ako. Kahit ako'y magnanako, ligtas pa rin ako dahil hindi ko kailangan ng mabuting gawa. Sabi ko sa kanya, kung ikaw ay ligtas na, kapatid, hindi ka na mamamatay tao. Hindi ka na magnanaka. Because good works comes before, after salvation. Now, tanong is, what is good work? Okay? When you ask, pag tinanong mo yung sarili, ano ba yung mabuting gawa na dapat kong gawin? Diba? Ano bang mabuting gawa dito? Hindi ba nakakalugod sa Panginoon yung masunurin ako sa magulang? Hindi ba tama yung hindi ako magnakaw? Hindi ba tama yung ako'y mapagbigay? Hindi ba tama yung ako ay tumutulong sa kapwa? Hindi ba tama yung ako ay palasimba? Are all those good works? Kapatid, maunawaan mo ito. Every good works na wala ang Panginoon, those are all nothing but a rubbish. Lahat po yun ay filthy rags. Tingnan mo ito. Sabi ng Isaiah 64 verse 6. Okay? We are all infected and impure with sin. Lahat po tayo ay naging makasalanan. When we display our righteous deeds, when we display our good deeds, kung tayo ay nagpapakita ng mabuting gawa,
Sabi niya, they are nothing. Lahat po ay wala. Katumbas lamang po yan ng maruming basahan. Good works without God and good works not offered to God is nothing but filthy rags. Later on, papakita ko sa inyo. Remember ito hong text na ito. Isaiah 64 verse 6. Why? Every works, kay lahat ng mabuting gawa sa tingin po natin, without God, are filthy rags. Okay? I will explain that to you later. Pangalawa, dapat po natin maintindihan. Ano po? Dapat po natin maintindihan that God, okay, has prepared task for all of us, especially for you. Okay? Dito sabi niya, God prepared beforehand, for we are God's handiwork. We are God's workmanship. We are God's masterpiece. Ikaw ho ay special ng sa mata ng Panginoon. Kung titingnan mo ang iyong kamay, wala ka hong katulad. Wala hong exact na tao na parehas ho ang kanilang fingerprints. Kahit pa ho yan ay kambal. Wala hong tao na parehas ho ang kanyang iris kahit na yan ho ay kambal. Iba-iba ho ta. Because God created you and me unique. We are His handiworks. Pag sinabi ng handiworks, ginawa sa kamay. Pag sinabi nating handiworks, yan ho ay a masterpiece. Hindi ho yan dumaan sa production line. Hindi ho yan mass production. You are a masterpiece of God. Okay? Sabi mo sa katabi mo, you are a masterpiece of God. Diba? Tingnan mo sa katabi mo ngayon. Di ka ba nagpapasalamat na hindi mo yung kamukha? Salamat sa Panginoon. Hindi tayo magkamukha. Okay. But I want you to understand this. As God created you in a very special way, He created you in Christ Jesus. What's the purpose? For good works. Padaya, para sa mabuting gawa. Okay? Which God prepared beforehand, in advance. God has prepared these good works for you that you should walk in them. Kaya it's very, very important for you to know that God has a special task for you to do. So what you should do? Kailangan mong malaman at kailangan mong alamin kung saan, ano ang mga ito. You need to know them and you need to find them. You should faithfully, committedly, and consistently walk in them. Ano po? That good works that you need to walk through, that good works kinainihanda sa iyo ng Panginoon, especially for you, kailangan mo huyang maunawaan, kailangan mo huyang maunawaan. And the advice ng Bible sa atin is we should walk in them. Because when you do the task that God prepared for you, there comes the glory. God will be glorified by doing in this task. Isa pa, gusto ko maunawaan ho ninyo ito. In Colossians chapter 1 verse 10, and this is a nice preaching. Okay? I want to preach this one day. Sabi niya, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way. Mark this one. Bearing fruit in every good work. Growing in the knowledge of God. Friends, God wants you to be fruitful. Fruitful in every good works. Now, sabi ko sa inyo kanina, paano ko malalaman? The big question here is, paano ko malalaman, Pastor, yung good works? Saan ko ba matatagpuan dapat yung good works na sinasabi mo? Okay, here, in 2 Timothy chapter 3, verse 16, again, these are familiar words or text ating lahat. Sabi dito, I get this from the NLT version, all scripture is inspired by God. Sa Tagalog, lahat ng kasulatan ay
pinangunahan ng ating Diyos. And it is useful for teaching to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. I like that. Okay. Teach us what is true. Teaching. Make us realize what is wrong in our lives. Rebuking. It corrects us when we are wrong. Correcting. And then teaches us to do what is right. This is training. Okay. 17. Look at this. God uses it to prepare and to equip His people. Anong ginamit ng Panginoon? The scripture. To prepare and to equip His people to do good works. The good works that you need to do are found in the words of God. Kaya kapatid, I could not imagine someone claiming to be religious and yet never read the Word of God. I could not imagine someone, okay, yung bang iniisip niyan mabait siya, but never read the Word of God. Going back ho sa sinasabi ko sa inyo kanina, that every good deeds that you do, lahat ng mabuting gawa na ginagawa mo without God is only filthy rags. Galatians 6:8 says, those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from that sinful nature. Then, but that contrast, those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. This is a lifestyle. But I want you to see this verse in this. Dalawang klaseng tao are represented by this text, by this word of God. The one who satisfies the sinful nature and the one who pleases the Spirit of God or the Holy Spirit. First thing that you need to know, it's a capital S. When you read your Bible, you will, and you come across, pag tayo ay nagbabasa ng Biblia, at tayo ho ay nakita natin the word Spirit, always note kung capital S yan o small S yan. Because kung capital S yan, it means this is a Spirit representing God, or this is God Himself. Capital S. Pangalawa, gusto ko na maunawaan ko natin ito. Those who satisfy their sinful nature, okay, will harvest decay and death from that sinful nature. Number one, nung ikaw po ay wala pang relasyon sa Panginoon, nung ikaw po ay namumuhay sa iyong sarili, di ba? Ako ay magpapanggabait para maligtas ako. Self-centered. Ako ay tutulungan ko yung mga sinalanta ng bagyo upang maging mabuting tao ako. Ako ay maging masunurin sa magulang upang mabuting tao. Puros ako. Nature. Sinful nature. Gratifying the sinful nature. Now, nung kayo ho ay nakakilala sa Panginoon, how do you do good works? Everything you do now is dedicated to the Lord. Amen po ba? I'll do this for the glory of God. Okay? I plant this cactus for the glory of God. Di ba? O I plant itong plants na ito for the glory of God. Okay? Dati ho, I plant this cactus para i-post ko sa Facebook. Makita nila ang gaganda ng gawa ko. Now, nag-iba ho. Ang gaganda ng creation ng Panginoon. Thank you, Lord, for using me to plan this for your glory. Amen po? Tama ba ako? Nagbago ko yung, nagkaroon ho ng switch. Ano po? Hindi na ikaw, kundi ang Panginoon na.
there have been a switch of who is, sino ngayon yung sino nag-glorify? It's no longer you, but the Lord. Kaya ho, yung ating unang core value, glorifying God. When you have that relationship with the Lord Jesus Christ, okay, the first test of lifestyle is, am I doing this to glorify God? Kapatid, isa pang nais kong maunawaan mo ito. Apart from Jesus Christ, you cannot please God. Hindi ho natin kayang i-please ang Diyos. Kasi lahat ng ating gagawin is just a filthy rags. Lahat ng ating gagawin, hindi makakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kailangan mo ang Panginoong Jesus. Bago ho tayo magpatuloy at tapusin ang mensahe na ito, nais ko ho sa inyo, sino sa inyo ang gustong mamuhay na kanyang linulolhati ang Diyos? Pwede bang pakitaas ninyo ang iyong kamay? Amen. Praise the Lord. Gusto ko ho sanang yung sa mga kapatiran ho natin, especially those who are here for the first time na nakasama natin, kung nais nyo mamuhay na linuluwalhati ang Panginoon Diyos, gusto kong tulungan kayo. Gusto kong tulungan kayo by following itong short prayer of acceptance sa ating Panginoong Jesus. You will not accept religion. You don't change your religion. But you connect relationship sa ating Panginoon. Okay ba yun? Okay, those of you who raise your hand, can we bow our heads? And let's have a short prayer of acceptance sa ating Panginoon. Kasi lahat ng mapag-uusapan natin after nito, okay, kung wala ka relasyon sa Panginoon, baliwala ho ito. And in the last part of this message, pag ikaw ho ay may relasyon sa Panginoon, you will be excited. Pag wala kang relasyon sa Panginoon, you will be terrified, I'm telling you. Kaya ngayon pa lang, nais ko kong kayong imbitahan sa relasyon sa Panginoon for assurance of your salvation. Sabi niya, for it is by grace you have been saved through faith. It is a gift from God, not by your works, so that no one should boast. Shall we bow our head? Just a short prayer of acceptance. Panginoong Jesus, ako ay lumalapit sa iyo. Aking hong ina-acknowledge o tinatanggap na ako ay makasalanan. Panginoon, salamat sa iyong pagmamahal sa akin, sa iyong pag-ibig sa akin. Lahat pala, Panginoon, ng aking mga mabubuting gawa nung mga araw na nakaraan ay kulang, hindi ho narating sa iyong kaluwalhatian. So, ngayong umaga, Panginoon, tinatanggap kita sa aking puso upang makasama mo sa buhay na walang hanggan. Salamat, aming Panginoon, sa iyong dahil ikaw ay namatay sa akin sa Kalbaryo. Salamat sa sakripisyong ginawa mo sa akin upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayon, isinusuko ko sa inyo ang aking kinabukasan. Isinusuko ko sa inyo ang aking buhay. Gawin mo ako sa nais mo upang ikaw ay maluwalhati sa buhay ko. Salamat po aming Ama. In Jesus' name, amen. Let me have a short prayer for you. Panginoon, alam po ninyo ang puso ng bawat isa, aming Diyos. At aming Ama, ang dalangin ko ay patuloy na embrace mo sila. Patuloy na yakapin mo sila sa iyong pag-ibig at pagmamahal. At Panginoon, ang dalangin ko, maramdaman nila ang pagyakap mo sa kanilang buhay. Bigyan mo sila ng direksyon, Panginoon, sa kanilang mga pagtahak, sa kanilang pang-araw-araw ng buhay. At patuloy, Panginoon, let the assurance of your love be upon them. Salamat po in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God.
Kung iyo pong tinanggap ang Panginoon sa iyong puso ngayong umaga, tandaan mo itong date na ito. At tandaan mo, ang tinanggap mo ay relasyon sa Panginoon, salvation ng Panginoon. Hindi mo binago. Hindi ka tumanggap ng religion. Jesus Christ never started a religion. He started relationship with you and Him. Okay. Now, balik ko tayo. Okay na ako kayo? Pwede na ako kayong bumalik. Balik ko tayo sa ating pinag-usapan. For we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works. Pagkatapos ko ng salvation, you need to understand you are to represent God's glory for doing good. May hinanda ang Panginoon sa iyo. God has prepared tasks especially for you, and God has prepared a task for us. Lahat ho tayo. Okay? So both that task, we should walk in them. Yung una po, ang tawag ko dyan is personal, or that is special commission for you. Ako ho, nakita ko na ho yung task na pinagawa sa akin ng Panginoon. And that is to equip people. That is to help people going to heaven. That is to equip people, to teach people the way of God. To ipakilala ang Panginoon sa tao. I have already find that one in the Word of God. Our task, lahat po tayo, meron po tayong common. We call that the Great Commission. You have been commissioned to do the work of God. Okay, now, this is the Great Commission. This is our theme verse. Hindi natin babas, hindi natin ipapaliwanag ito, but I want you to understand two things. Here, God gave you the security, the supreme security, and the supreme authority. Sabi niya, Jesus came and spoke to them saying, all scripture has been given to me in heaven, authority rather, has been given to me in heaven and on earth. The authority on heaven and on earth, nasa Panginoon. Kasama mo na ang Panginoon. Since tinanggap mo ang Panginoong Jesus, that authority was also given to us. Naunawaan po natin. And sabi niya, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Supreme authority and supreme security. In between is a partnership between you and your church. Kaya nga ho, meron ho tayong equipping. Because the church's role is to equip people how to make disciples. To equip people how to lead people to baptizing, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. How to teach people to observe the commandments of God. It's a partnership between you and your church. Kapatid, ito lamang po. If you want to be equipped, you will be equipped. Because whatever church are offering to equip you, if you don't commit, if you don't like, hindi ho namin kayo pipilitin. The church, kahit anong church, hindi ho kayo pipilitin. It's just putting first kung ano mahalaga sa buhay mo. All, every important matters to your life, you will put time. Karamihan ho na rason ng iba, wala ho kasing time, Pastor Rodel po eh. Okay? Kapatid, kung si Brother A may time, bakit wala kang time? Lahat ho tayo 24 hours, binigyan ng Panginoon. Ang challenge ko parati is, if you still have time for Facebook, you don't have any reason na you don't have time for God. Amen po? Kung may time pa ka po sa Facebook, may time ka rin dapat sa Panginoon. And lo, I am with you. Kaya nga po, ang ating pong
Great Commission is to connect people to Christ. We are teaching everyone how to connect people to Christ. Our Bible study lessons are all foundationals upang lahat ho tayo ay ma-equip to connect people to Christ. Every member, bawat isa ho sa atin, our desire, the desire of our heart, bawat isa ho can be a disciple maker. At alam po ninyo, our mission is not a career, it's a calling. Yung ating core values can be your personal core value as well. Every day, lagay mo sa puso mo, whatever I do today, Lord, I glorify you. Lord, wherever I go, I am your representative, I'm your ambassador. Whenever I talk to people, Lord, allow me to connect to their heart. Panginoon, let me live a life that inspires people by living an example to them. Amen po? That is our core values. Now, sa ating pagtatapos, makinig, ito ho, napakahalaga po ito. If you have your Bible or your notes, get your notes and write down some of the text that I'm sharing you today. Itong pandemic na ito causes us many changes. Ang tawag ko natin dyan ay new normal. Yung iba sa atin dahil sa pandemic, tumaba. Yung iba sa atin dahil sa pandemic, nangayayat. Yung iba sa atin dahil sa pandemic, ang daming naitanim na cactus at mga halaman. Yung iba sa atin dahil sa pandemic, okay, tayo ho nakakonect sa ating mga mahal sa buhay, nagkaroon ho tayo ng Bible studies, ang dami ng bago. There are plus, there are minus. The new normals now, pagdating sa ating eskwelahan, ganito. It's either you do it, ang kausap mo ngayon ay TV, o lahat ho, nakakulong ho kayo, lahat ho kayo nakamask. So makita mo ho ngayon, wala na hong maganda at pangit pag nasa school ka. Lahat ho nakamask, takip ang mukha. That's new normal. Okay? Yung iba, mas maganda pag nakamask pa. Kaya magmask na lang tayo. Okay. So, pangalawa, the way we do our work in the office. Okay? It's either ganito, on top or nandun sa baba. Okay? Pagpunta mo sa public transport, iyan ang iyong makikita. Okay? Sabi nga nila, today is the time whether you like it or not, you will sit down beside your ex. Sinagyan ng ex yung mga upuan. Okay? The way we do our shopping, ibang-iba na. But my friend, there is one changes that triggers to the end time. And I believe the technology. The biggest changes happening or the biggest change happen and still changing very quickly is the changes in technology. I call this the technology of transaction. What's this? Okay. In this pandemic, cash is no more a king. Lahat po tayo. Cashless. Contactless. Visa Philippines study shows Filipinos are ready to go cashless. Ready ka na ba, kapatid? Are you ready to go cashless? Sabi ng kausap ko, are you ready to go cashless? Pastor, ready na ako to go cashless. But I'm not ready to go wipeless. Gusto niya magkasawa pa. Okay. Public market. Even in our public market, we are now embracing cashless mode of payment. Just yesterday, LTFRB asked ETSA buses to switch to cashless from a manual collection of fare. Look at this. This I call the economic and personal invasion. Revelation chapter 13, verse 16 to 17.
it also forces all people. Sino ito? Ito ho, the Antichrist. Great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their forehead. What's verse 17? So that they could not buy, they could not sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name. There will be an economic and personal invasion, or tawag ko dito, economic and personal control of the Antichrist in the last days. At sabi ko, Lord, is this technology of cashless now a trigger point, a jumping, or a big leap to this technology or to this invasion? For me, I think so. Sabi ng Panginoon, keep watch, magbantay. At tayo, salamat sa Panginoon for where God leading us to see all this. Kapatid, malapit na ho tayo. Andyan na ho tayo. We are now on the door of the second coming of the Lord Jesus Christ. Kaya sabi ko kanina, kung wala kang relasyon sa Panginoon, yung mga bagay nito nakakatakot. Pero kung may relasyon ka sa Diyos, ang mga bagay na ito, exciting. Amen po ba? Are you excited? Amen? Praise God. Kahapon may tumag sa aking kapatid na, Pastor, pwede bang kausapin ka? Bakit? Anong kumusta? Gusto ko lang may voice out yung medyo hindi magandang pagkalamdam ko kasi ganito, ganyan. Okay, alam po ninyo, pag dumating na ang Panginoon, wala na yun. Okay? The last preaching nakita natin, God will wipe up every tears. No more pain, no more death. Okay? No more work, no more utang, no more bank. Okay? Alam mo yun? Okay? Lahat ho ng problem, wala na. Kaya excited ho tayo. Okay? These changes caused by this pandemic triggers and has a leap doon ho sa end time program and event ng ating Panginoon. What's this? Dito magugulat ho kayo. Okay? Ito ho nangyari September 26, 2020. There was, okay, galing ito sa Jerusalem Post. Alam po, hindi ito sikreto. This has been headlines that UAE and Israel ay nagkaroon ho ng peace agreement. Ang tawag ho doon ay Abraham Accord. But ito ho matindi. Sabi dito, all eyes might be on the Temple Mount after the UAE-Israel. What happened? The UAE-Israel, nagkaroon ho sila ng collaboration the third most holy place of the Muslims. Dalawa ho nasa Saudi in Makkah and in Medina. Pangatlo ho ito. The other thing is, itong templo na ito, many believe that this is where the temple of God, the temple of Solomon was built before. At alam naman po ninyo, the Israelites, hindi ho sila pwedeng sumamba kung saan lang eh. Because in their law, the only place for them to worship is the temple. Kaya ngayon ang mga Hudyo, wala ho silang worship. Wala ho silang templo eh. Saan sila nagwo-worship? Doon lang ho sa synagogue or doon sa tinatawag na wailing wall. Now, what is the connection sa ating lahat? Kapatid, in the last days, the temple of Solomon, the God's temple, will be built again. At alam po ninyo, there are theoretical studies that the temple of Solomon is not really on this Al-Aqsa Mosque, but beside this Al-Aqsa Mosque. Now, the question is, will it be a deal
to start building the temple, yung bang temple na hinihintay natin ay pag-usapan nila sa susunod. Ang Saudi Arabia po, hindi ho kasama dito sa deal, but hindi ho sila nagpupos. In fact, they allow Israel Airlines to fly above yung kanilang airspace. At ito ho, isa ho nakakagulat pa. Hindi lang ho UAE, Bahrain also entered in the deal. Tatlong event po ito. 1979, I think, Egypt went to deal with Israel. 1994, it's Jordan. Now, after more than 20 years, UAE and Bahrain. Tawag ko nila, the Abraham Accords. Declaration of Peace, Cooperation, and Constructive Diplomatics and Friendly Relationship. There are other prophecies connected to this, but I just want you to present to you, gusto ko lang i-present sa inyo one Bible text related to this kay pinag-usapan natin. And you know why, bakit Abraham Accord? Because Christians and Muslims and Jews, okay, believe that Abraham is the father of all. Yan po yun. Okay. Now, anong connection ito sa atin? Tingnan niyo ito. 2 Thessalonians chapter 2, 3 and 4. Let no one deceive you by any means. For that day, which day, okay, the day of the coming of the Lord, will not come unless the falling away comes first, and the man of sin, which is revealed, which is the Antichrist, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God, or that is worship, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Kaya po itong templo ito, the temple of God, hindi pa po ito na itatayo. But the Christian community and Bible scholars believe that in the last days, this temple will be built in Jerusalem. At alam po ninyo, all effort, lahat ng effort po, the government effort, ginagawa ho nila lahat ng bagay upang maitayo ho itong templo na ito. Lahat ho ng kanila hong mga gold utensils, lahat ho ready na. I think there's a university in Jerusalem, okay? Sila ho, tinetrain ho nila yung mga Hudyo ngayon. Even ho yung mga pagsuot ng kanilang damit, tinetrain ho nila. And because of that, ready na ho sila. It's only the physical temple that is kulang. Yun na lang ho ang kulang. Once they agreed to build the temple, friends, mga kapatid, anytime. So are you excited? Because now mukhang in our generation, okay, mangyayari yung hinihintay natin. Is this what is happening? Is the temple worship in preparation? Watch out. Kaya this is the advice for us. So let not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessings if we don't give up. Therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith or in the family of believers. This pandemic, this crisis, gives us a huge opportunity for good works. Amen po? This pandemic give us a huge opportunity to cross borders. This pandemic give us a good opportunity for sharing the love of God. Kaya mga kapatid, don't get tired. Amen po? Be excited. Be energized. Be passionate in doing what is good for the glory of God. I want you to understand this. God has promised to equip us, to equip His people
with what we need for the works He has assigned for us. Put that into your into your notes. Put that into your heart, that God has promised to equip us with what we need for the works He has assigned for us. One of my favorite verses can be yours. 2 Corinthians 9:8. Can you read it aloud? Basahin mo nga ng malakas. Pero wag mong i-unmute ha. Mute ka na. Okay. Habang binabasa ko ng malakas, basahin mo ng malakas upang marinig ng iyong kapitbahay o yung kasama sa bahay. Sabi dito, and God is able to bless you abundantly. So that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good works. Kapatid, pag binasa mo yan ng malakas, para yan sa iyong katabi. Pwede mong basahin ng malakas para sa iyo naman. Okay, sabayan mo ako. And God is able to bless me abundantly. Wow, ako na yun. Lord, ako na ito. But for your glory. Amen po. So that in all things at all times, having all that I need, I will be abound in every good works. Sabi mo sa kayong katabi, parehas na tayo. Okay? Parehas na tayo sa blessing na ito. Hindi lang para sa iyo, sa akin din. Amen po? Now, when you meet with your SBC, pag nag-usap kayo ng SBC, ng Bible study mo, pwede bang tanungin mo ito? O pwede bang sabihin mo sa iyong SBC leaders? Pwede bang sabihin mo sa iyong overseer, how can the church help you to know and find your personal mission? Sabihin mo kung paano ka namin matulungan. Amen po. And then, ang ganda naman ng 2 Corinthians 9:8, Pastor. But, this is the big picture. Amen po. I want you to find out what is the life principles behind the big picture. Shall we pray? Dakilang Panginoon, Diyos ng pagmahal, we thank you, aming Ama, sa pagpapala mo ngayong umaga sa iyong salita. We pray, Father, na diligin mo ang iyong mensahe sa aming mga puso so that, Lord, your word, O God, will bear fruits and bring us closer to you. Allow us, O Father, to understand always that salvation, O God, is a gift from you. And Lord, after our salvation, our commission is to do the works that you have prepared for us in advance and to walk in them. Lord, my prayer, O God, ay ang aking mga kapatid ngayong umaga ay patuloy na pagpapala sa kanilang buhay. Patuloy na iyong salita ay gawin mong totoo. Hayaan mong maranasan nila, Panginoon, ang iyong salita, because your word, ang salita mo, Panginoon, ay hindi lamang kung it's not an information that should be stored in our mind, but they are a word of transformation, Panginoon. Salamat, O Diyos. We praise you, Father, and we glorify your name. Kapatid, sa ating hong pang-araw-araw na buhay, tandaan ho ninyo, be faithful. Faithfully anchored to the Lord of Lords. God bless everyone. Purihin pa ang Panginoon. Hallelujah. Let's prepare po the elements like nakagawin po natin. Meron po tayong breaking of the bread. And Pastor Darren will lead us. Ating tinatawag natin the Lord's Supper, breaking of bread or communion, or sinasabi natin pag-alala and anticipation sa ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. I want you to open your Bible sa 1 Corinthians chapter 11 verses 27 to 29. Ang sabi doon, therefore whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty of the body and the blood of the Lord.
But let the man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks judgment to himself if he does not judge the body rightly. Sabi nga salita rin ng Panginoon, whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. So bago tayo magpartake ng ating juice, ng ating tinapay, I would remind everybody na ang juice na ito will never be transformed into blood, at ang tinapay na ito will never be transformed into the body of Christ. Ginagawa natin ito upang pag-alala sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang pagkamatay at sa kanyang muling pagkabuhay, at sa anticipation ng muli niyang pagbabalik. Let us all pray and ask God for maging pure ang ating intention, maging pure ang ating heart and our mind in participating sa Lord's Supper na ito. Panginoon, salamat po sa umagang ito that we are able to be together, hindi man physically. We are able to see each other, hindi man eye to eye or face to face. We are able to be a part of this family who will be commemorating and anticipating your coming, Panginoon, para sa aming buhay. Nawa, maging malinis ang aming puso, ang aming isipan, ang aming hangarin, at patuloy na magbigyan, Panginoon, ng kaluwalhatian ang aming pangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. And in verse 23 it says, "For I have received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus Christ, in the night in which he was betrayed, took bread." Hawakan po natin ating mga tinapay. At ang sabi doon, "And when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Sabay-sabay po natin kayo ng tinapay. In verse 25, "In the same way he took the cup also after supper, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me.'" Sabay-sabay po natin. "For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes." So malinaw po sa verse 26 na ang ginagawa natin ito is just the proclamation of Jesus Christ's death and resurrection on the cross and the anticipation of His second coming. Tayo muli mandalangin. Panginoon, salamat po. Nawa sa mga pagkakataong ito, sa mga ginagawa namin ito, may we give glory to you. Thank you for dying on the cross. Thank you for your resurrection that we are able to receive eternal life. Lord, we are anticipating. We are eager sa inyong muling pagbabalik. Nawa sa mga pagkakataong ito, we appreciate you and we are anticipating everything you'll be doing for us. Muli, Panginoon, we give glory to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen and amen. Maraming salamat po. This time around po, we'll proceed po with our prayer for tithes and offering led by Ate V po. So let's all be joyful. Tayo ay magalak as we partake, as we come together sa ating pag-aalay ng ating mga ikapo at tithes and offering sa ating Panginoon. Basahin ko sa inyo sa Proverbs 3:9. It says, "Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops." Ayon din sa Leviticus 27:30, it says, "A tenth of the produce of the land, whether grain or fruit, is the Lord's and is holy." So, samahin niyo ako as we come together and with the joy in our hearts sa ating pag-aalay ng ating tithes and offerings. Let us all pray. Panginoon Ama, kami ay nagagalak at nagkakaisa. Kami, Panginoon Ama, ay nagpapakumbaba sa iyo. Ngayong umagang ito, Panginoon, it's our privilege to be able to partake, O God, in offering our tithes sa iyo, Panginoon Ama. Salamat, O Lord, sa pagkakataong ito, O Lord. Allow us to joyfully, to cheerfully, O God, offer the tithes and offerings sa iyo. Ito, Panginoon Ama, ay aming handog sa iyo, Panginoon, because we don't own anything. Lahat ay ang pag-aari. Lord, salamat that you look at the hearts of the people. Giving our tithes and offering is not about the money. It's about our hearts. Panginoon, allow us, O Father,
na maging matapat kami sa pagbibigay ng aming mga ikapo at mga alay sa iyo. Kami, Panginoon, na ay dumadanas ng crisis at this point in time in our lives. Marami sa amin nagdadanas ng financial stress, Panginoon Ama. But allow us, O God, to see the joy, to feel the joy, pagiging matapat, Panginoon Ama, sa pagbibigay aming mga tithes and offerings. We give not what that we want to get, but we give because we want to glorify your name. Pagpalain niyo, Panginoon Ama, ang aming mga tithes and offerings na hinahandog namin sa iyo. Pagpalain niyo to multiply this, O Father, na magamit, O God, sa ikalalago ng iyong gawain. Magamit ito to glorify your name in times of crisis, in times that we are in abundance, in times of in lean times ng aming buhay. Patuloy ka namin papupurihan at dadakilain. Purihin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Maraming salamat po, Ate V. And muli po, are we blessed po ba, mga kapatid? Amen. I guess lahat po kayo mag-agree sa akin. Gusto po nating pasalamatan ang ating mga pastors and of course ang ating mga preachers for their unrelenting service ka naman sa gawain ng Panginoon. Maraming salamat, Pastor Rodel, sa napaka hitik po sa biyaya ng Panginoon na mensahe sa araw na to. And of course, the rest of our pastors and preachers, of course. But our service for today will not end just like that po, na hindi natin na-recognize, no? Malugod po tayo nagpapasalamat at we are so blessed for today. We have po brother, the church would like to acknowledge ang inyong pong presensya ay napakahalaga sa amin. Kuya, Brother Ronald Adahar, in-invite po siya ng ating kapatid na si Kuya Sunny Uy. Welcome po to Rejoice Family. Nawa ito po ay, anawa next time po ay makasama po namin muli kayo. And of course, hindi lamang po yan, nais ko rin pong i-acknowledge sa oras na ito. Alam ko, nakita na natin sila before, they've joined us. But I want to formally acknowledge po ang pamilya po, ilang pamilya ng ating mga kapatid. Isa po dyan, we have from Taiwan, si Mama Helen Resoles, mother po siya ni Ati Teens from Salt and Light. And of course, meron pa po Nay, Mama Erlinda and Tita Erminia, pamilya po ni Ate Mabel Escalante. Maraming salamat po Nanay, Mama, Tita sa pagdalo niyo po sa amin every Friday po. Nawa patuloy po kayong sumama sa amin sa paglilingkod natin sa Panginoon. And of course, we want also to acknowledge muli Kuya Phil Carrion, of course from the Philippines, si Miss L, Ate Miss Lilia Mestosamente, and of course our very own Ate Josie Aguito. I apologize po sa hindi ko nakita, hindi ko kakilala, but we all welcome you. Nagpapasalamat po kami sa patuloy niyo pong pagsama sa amin. Though distance apart po tayo, nagsalamat sa biyaya ng Panginoon that this Zoom meeting is enabling us to see each other and to gather sa pagpuri po sa Panginoon. But of course, hindi po natatapos dyan ang ating pag-acknowledge sa inyo. Mahandugan po kayo ng panalangin with the whole church to be led po by Kuya Alvin. Yan po. Hindi po namin kayo sa mga ating mga first time o mga bisita, hindi po namin kayo mahagkan o makamayan. But right now, we want to thank you for being with us po. And right now, we want to give you a simple gift or a prayer po sa inyong lahat po. Amen po. Let's pray, mga kapatid, para sa ating mga kasama ngayon. Lord God, once again, Lord God, we thank you so much, Lord God, for this day, Lord God. Thank you so much, Lord God, for an opportunity, Lord God, na makasama po namin ang mga kapatid, Lord God, sa pagsamba sa inyo, Lord God. Though virtually, Lord God, we thank you so much, Lord God. Though we pray, Lord God, that guide them, O Lord God, wherever they are or right now, O Lord God, sa kanilang mga ginagawa, O Lord God, ang iyong pong pagpapala, O Lord God, ang mapa sa kanila, O Lord God. Salamat po, O Lord God, sa time, O Lord God, na ibinigay at inihandog po sa inyo, O Lord God. Lord, basbasan niyo po sila, O Lord God, ng pag-iingat, O Lord God, sa kanilang mga ginagawa, O Lord God. And we thank you so much, O Lord God, for everything, O Lord God, sa mga desisyon nila sa kanilang pagsunod sa iyo, O Lord God. We pray, O Lord God, that you guide them, O Lord God, at amin pong dinadalain, O Lord God, na anumang gawawa ng kawaaway, O Lord God, ay amin pong sinisiwata sa pangalan ni Jesus, O Lord God.
Muli po, Diyos, maraming po salamat, O Lord God, at ang paggabay niyo po sa kanila, O Lord God, ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen po. Thank you po, Kuya Alvin, sa panalangin. Muli po, nagagalak po ang church na kayo po ay nakasama namin. Mag-iingat po kayo kahit saan man po kayo. This time around, dumako na po tayo sa ating announcements. We have a few. Of course, lagi po, join us always itong ating live worship, of course, via Zoom. Every Thursday po, 8:15 p.m. And of course, every Friday is 9 a.m. I'm sorry. We have po our preaching series, anchored. Sorry, it's a bit dirty po sa akin. Anchored in Christ's salvation. In Christ's salvation. Sorry for that po. So nawa po, patuloy po nating invite ang ating mga pamilya sa Pilipinas to join us via Zoom po. Yes, also we have, of course, yung ating Rejoice UAE Small Biblical Community. Ini-invite po natin ang mga wala pa pong SBC po. The Path to Learning. Sorry talaga, hindi ko masyado makita. Learning, Growing, and Serving. Sorry for that. Of course, in Dubai, we have Warriors of God, the Bereans, Soul Seekers, Sowers of Jesus, Bucket of Souls, Streams of Living Water, and the list goes on. Blessings Overflow, Higher Calling, Yatlo, Salt and Light, and Just Care. Of course, sa Sharjah po, meron din tayo, Crew, Blessed Hope, Faith Keepers, and Overcomer. And of course, sa Al-Ain po, sorry, meron pong Ate Len, sorry kung sino man po yung may nag-flash. I want to recognize your presence po. Pasensya, hindi po kita na-recognize kanina. In Al-Ain po, malugod po naming when you welcome and we glorify the Lord. Meron po tayong bagong SBC. Sista po ang pangalan. Sista. No? And of course, Rooted in Christ. And of course, the last but not the least, ang ating from Umalquain, the Fishers of Men. All right, and of course, I guess we still have some more. Ayun, meron pa po si Michael Benito. Sorry, really. Maraming salamat sa nag-update sa akin. Mr. Michael Benito, Kuya, brother, maraming salamat for being with us. And of course, I must go on now with our announcements. We have today, October 2, 2020, Equipping the Saints po. And like what Pastor Rodel said earlier, napaka-importante po nito. Even ako po ay lubos na nagpapasalamat. Marami pong itinuturo dito na kailangan po nating equip ang ating mga sarili in serving po and of course in evangelizing. So there we will have this po today, October 2, and this will start from 1 o'clock po to 3 p.m. Of course, if you want to have some further details, please kindly contact po Pastor Rodel Laureta or Kuya Jojo. And the same way, we have also package po ito. We have the leadership webinar. And we have also now the patuloy po namin inaanyayahan ng lahat. Tayo pong lahat ay maging matapat to practice this, no, to observe our Epaphras corporate prayer. This is every day po ito, 9 p.m. from Sunday to Thursday via Zoom. But of course, the rest of the days, maging matapat po tayo sa mga bahay natin. Patuloy po natin ipagdasal ang pandemya ang ating pinagdadaanan para po sa lahat. Alright? So, yun po. I hope maraming salamat po muli sa inyo. Nawa na bless po tayo sa umagang ito. And now, we'll be giving the mic to Pastor Lynette for our closing prayer and benediction. For the verse, rather. Ate Lynette? Yes, Pastor. I have one correction doon sa slide. I think I quote 1 Peter 5 kanina. It should be 1 John 5, 11 to 13. I just 11 to 12. So I just want to correct yung text. Ano po?
paki-correct na lang. If you have, if happened that you take notes, yung nakalagay doon, and this is the testimony God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever has the Son of God does not have life. Yan ho ay, instead na First John 5:11, ang nai-quote ko, I think, is First Peter 5:11. So please correct lang po yon. Ano po? So if you will see it here, I just want, okay, para lang ho makita ho ninyo, if it is it in your screen, okay, it should be 1 John 5, 11 to 15. Okay? So, yun lamang po at salamat sa inyo. Salamat sa Panginoon sa buhay ni Pastor Rodel for this morning na ginamit niya. And even for all the brethren who are able to stand na manguna sa ating gawain. Praise God po sa ating Panginoon sa kanya pong kabutihan at patuloy natin naranasan. Sa ating pong verse, ito po ay makita sa John. I don't know if mayroon tayong slide. Yeah. John 16:33, please read it with me virtually. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart. I have overcome the world. Let's all bow our heads with a word of prayer. Father, we praise you and thank you, Lord God, for this opportunity that we can come and gather together through virtual means, oh God, in prayers. Thank you for being with us in our worship. And Lord God, thank you for the victory that you have given to us, Panginoon. Salamat, Ama, sa mga kapatidang ko na able to join with us wherever we are right now. Thank you, Lord God, for this opportunity to able to sit down to hear your words, Panginoon, through the life of Pastor Rodel. I pray that you will continually bless him, his family, and that he would be able to continually live and be called faithful in your presence, O God. Katulad po ng aming pong theme for this month, I pray that you will all find us faithful in your calling, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Dahil ko, Ama, na sa aming pong patuloy na paglakad na matuwid sa inyong harapan, dalahin ko na patuloy mo kayo, Lord God, paalalahanan sa mga dapat namin gawin, Panginoon. If you have called us into your kingdom, Panginoon. Dalayan ko, Ama, na we'll all take part in doing our things, Panginoon. Para, Panginoon, maibahagi namin ito sa iba. Ang ipong gift of salvation, ito'y libre, Panginoon. I pray that you'll use each one of us this present this morning, Lord God. Meron ako nakitang 70 na attendee, Panginoon, this morning. And I pray that each soul that we're able to attend this morning, Lord God, you would quench our hearts to do our first love again, to reach out for people, especially for our loved ones and for friends that is around us who have not come to know you yet as our Lord and our personal Savior. Challenge us, Lord God, to do things because we know that the end times is coming, Panginoon. Alam mo tayo, Ama, gusto niyo, Panginoon, makasama ang mga sa buhay, mga kaibigan namin, so that we'll be able to celebrate your presence, Panginoon. Dalayan ko, Diyos, na patuloy kaming pakaingatan mo sa lahat ng pagkakataon sa mga buhay. Lord God, we know you are the God who is in control of our finances, of our emotional being, of our psychological being, at sa lahat, Panginoon. And every family that's being represented this morning, Lord God, I pray on how you have protected us. Kayo rin, Panginoon, sa mag-protect sa mga anak na nandito at even, Lord God, sa lahat sa amin, wherever we are, because with the pandemic that we're experiencing through. And I pray that we as your children would be disciplined in really following what the government would tell us, Panginoon, para mapigil ang pagdami ng case ng COVID, Lord God. And even, Lord God, for family and friends who are being affected by this disease, I pray, Lord God, for that special touch that comes from you alone only, Lord God. Even us, Panginoon, na pamilya or mga kaibigan, we cannot comprehend how they felt right now, but we know with full assurance that you will comfort them and touch them in your own way, Panginoon, Ama. Lord God, there would come a time that they would think, ito na nga ba ang katapusan ko? But Lord, I pray that they will not have this fear because sa inyo, Lord God, you are the one who gives us peace. Dalayan ko, Diyos Ama, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, I would stand firm in this times, Panginoon, very crucial times in our lives, and that we would always recognize you as our Lord. Dalayan ko, Panginoon, na
katulad namin na pag-usapan ngayong umaga, that kami ay patuloy na mag-anchor sa inyo, sa inyong mga pangako, sa inyong pong mga gagawin sa inyong mga buhay. We thank you for such opportunity that we could attest who you are upon our lives. And I pray, Lord God, na yung aming calling, Panginoon, ay patuloy na magawa, and that we will not be stagnant Christians, kundi kami ay Christians na lumalago, Christians na patuloy na nag-welcome ng mga bagong bagay para kami lalong lumago sa inyong kaharian, Panginoon. I praise you and thank you, Lord God, for this opportunity. At nalangin ko, Panginoon, ang pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. And for the rest of the day, I pray that you will be with us. Whether we will rest, whether we will go out or have chit-chats with our friends or our families or eat, I pray that ikaw, Panginoon, malugod sa bawat yugto na aming mga buhay. Every time, every minute of the day, and every second sa aming mga buhay. Let's all receive the benediction found in the book of Jude. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of our God with great joy, in Jesus' name we pray. Amen. Let's have a nice weekend sa bawat isa sa atin. Happy weekend. God bless you, everyone. Hi. God bless you.